Puntahan na natin si Jing na nasa ating medical mission. Jing! Hi! Good morning mga kapamilya! Naku, ngayong malamig pa rin po ang panahon. Ingat po sa mga virus na nagdadala ng ubo at sipon at syempre trangkaso. So marami po sa ating mga pasyente dito, no, may ubo at sipon. Kaya mabuti nga magpunta kayo dito para kayo po ay ma-check up. Meron din po tayong libreng transvaginal ultrasound. Ayan, kasama po natin si Dr. Sharon Mendoza at ito pong ultrasound ay para sa mga babae sa kabutihang loob po ng Sonic Medical Center. So Doc, lalo na sa mga buntis, importante ito, no? Nakikita natin, di lamang si baby kung hindi yung loob ng matres, yes, no, ng mommy. So ito po si Mommy Ivy, ayan. First time ba magpa-ultrasound? Di yes, first time ni Ivy sa pang-apat niyang pregnancy. Okay. Ngayon pa lang siya nagpa-ultrasound. O Doc, ano ba nakikita natin dyan? Baby si baby ay malusog naman. Okay naman, compatible siya sa 4.5 months. So July ang kanyang due date. Suhi pa lang siya, which is expected sa early pregnancy. So baka kailangan ulitin pag malapit na siyang manganak, okay, para i-check kung nakaposition na. Ngayon, incidentally, habang ino-ultrasound natin, ngayon lang din niya nalaman na meron siyang apat na myoma. Apat? Ang dami naman, Dok! Although, maliliit lang. Ang pinakamalaki natin is 3.8 centimeters. Dok, ituro nga natin para makita sa screen. Ito mga bilog na ito. Yan. Kasi si baby, ito sa gitna eh. So, hindi naman siya affected dun sa mga location ng myoma. Mm-hmm. So, si ang myoma niya, nakapaligid lang. Itong mga itim na bilog. Tapos, yung mga dito at saka sa ilalim. Okay. So, nakabalot lang siya dun sa muscle ng uterus ni Ivy. Anong sanhi ng myoma, Doc? At depende ba? Sabi niyo kasi hindi delikado kay Mommy Ivy. Yes, kasi maliliit lang naman. Ang mahirap actually, pag may myoma ka, tapos malalaki siya, mahirap mag-pregnant yung iba. No? Anong cost niyan, Doc? Common kasi ang myoma sa mga babae na 30 years old pataas na. Okay. So, dahil yan sa hormones ng mga kababaihan, tumitigil lang yan sa paglaki pag nag-menopause na yung isang babae. Kaya buntis ka o hindi? Kaya buntis ka o hindi. Okay. Pero mas lumalaki kasi ang myoma sa first trimester ng pregnancy. Although si Ivy naman, pasok na siya sa second trimester. Okay. Mamonitor na lang. We don't expect it to grow bigger. Baka nga hindi na siya makita pag malaking-malaki na si baby. Pero pagkapanganak niya, kailangan pa rin i-monitor yun. Okay. Doc, kailangan bang tanggalin yung myoma? Hindi naman. May mga kailangang alisin, especially malalaking myoma. Pero ngayon kasi may mga gamot na tayong pwedeng ibigay, whether injectables or tablet, para lumiit ang mga myoma. So sa kaso ni Mommy Ivy, hindi naman kailangan tanggalin? Hindi naman kailangan. Pero pagkapanganak niya, pwede siyang maggamot para hindi lumaki yung mga myoma niya. Ayun. Okay, thanks Doc Sharon. Okay. Mommy Ivy, congratulations! Ako, masipag si Mommy Ivy, ah. Ayan. At syempre po, tuloy-tuloy pa rin yung ating medical mission. Meron po tayong libreng gamot, libreng reading glasses, meron po tayong libreng gamot pang matanda. Ayan. At pang bata naman ay courtesy of Bantay Bata ang ating pong mga vitamins sa ating mga gamot sa bata. So, tuloy-tuloy pa rin po yan at may libreng gupit din po tayo. Syempre, courtesy of Reyes Hair Cutters. So hanggang mamaya po ay bukas po itong ating medical mission dito sa ABS-CBN Garden. So pwede pa po kayong humabol. O samantala ha, marami pa rin po yung mga nakatira sa gilid ng Ilog Pasig na nagtatapon at dumudumi sa ilog. Naku, bad po yun ha. Puspusan po ang gagawing pag-relocate sa informal settlers para malinis ang Pasig River at ito, yung Manila Bay, no, na nasa headlines natin itong mga nakaraang araw. So, abangan po natin yan mamaya. At para naman sa mga namumroblema sa panunuyo ng balat, lalo na ngayong malamig ang panahon, naku, ito importante po. Ipakikita sa atin ng eksperto ang ilang mga natural home remedies para gawing mas malambot ang ating balat. Mamaya po yan, ha? Susunod dito sa Salamat Dok.